Hey guys, what's up? It's Jino Labitigan, and today I'm gonna be talking about my firsts. Okay, let's do this. Okay, so for our first question. First ever big event gig. Yung first ever na big event para sa akin, yung event, yung first time na nakasama ko si Sir RJ sa Vantage. Hindi pa ako Vantage nun, ano pa lang ako nun. Parang freelance, violinist. Tapos binook na lang ako for an event. I'm not sure kung awards night yun. Basta, for me, big event siya kasi first time ko magpe-perform sa Slayer. Tapos, nakashare ko ng dressing room si Morris at Amon. So, you know, diba? Describe your first time meeting a celebrity slash artist. Okay, so yung first ever na yung legit na meet na artist, artista or celebrity, naalala ko si Mayn Mendoza kasi nag-itbulag ako before. Tapos yun talaga yung sobrang lapit na nakausap ko talaga siya. So, simula nun, nagka-crush na ako sa kanya. So, for our next question, describe your first performance at Itbulaga's Music Hero. Sakto, kakasabi ko lang. Yung first performance ko, actually, pag binibring up yun sa usapan, medyo nahihiya ako kasi ang kalat ng performance ko doon. Kasi I tried my best to, you know, move. Pero naapektuhan yung playing ko. Pero, fun times. It's good. Good old days. Yung pinerform ko noon is Toxic by Britney Spears. First piece or song you've learned on the violin. Hindi ko makakalimutan to. Yung unang tinuro sa amin, Twinkle Twinkle Little Star. As in, lahat kami doon nagsimula. Tapos, iba't ibang variations pa yun. Lahat ng violinist nagsuzuki method. Alam yun. First cover you uploaded on YouTube. Nakikringe ako every time naalala ko siya kasi yung ina-upload ko dati, kumakanta pa ako. Hindi, I'm not sure if nandun pa siya. Huwag niya natingnan. So, ano siya? Ed Sheeran, Medi, Mashup, something, ganun. Ng upbeat songs niya kasi I'm a very big fan of Ed Sheeran. First song you've learned to sing and perform. Fun fact lang, kasi nung bata ako, hindi talaga ako nag-start sa violin, nag-start ako kumanta. Tapos sumasali ako ng singing contest. Tapos yung first kong inaral na song, Iingatan Ka by Carol Banawa. Tapos I ended up in the third place dun sa competition. Share lang. Okay, next item. Describe your first time performing with your high school band. Ito, good old memories. Kasi nung high school ako nagkaroon ng band. Tapos lagi kaming sumasali sa Battle of the Bands every school year meron ganun. Tapos nakakatawa kasi yung mga panahon na ang emo pa ng mga napipili naming band names. Ayoko na mag-mention, pero shout out dun sa mga bandmates ko ngayon. Ay, bandmates ko noon na nakanonood dito ngayon. Tanda niyo pa ba yung names ng band natin? Sick Heart? Something like that. First embarrassing moment while on stage. Siguro yung naputulan ako ng string. Kasi wala lang. Kasi sobrang ayaw ko na maalala. Imagine, nag-perform ka tapos nakaligit na anong song, mapuputol yung string mo. Marami na nangyari sa akin na embarrassing eh. May times din na nanguhulog yung bow ko. Tapos wala, nagugulat na lang sa mga tao kasi bigla akong titigil. First gig outside the country. Sa totoo lang kasi, hindi ako lumalabas ng country ng for bakasyon kasi hindi ko pa afford. So, parang ang swerte ko lang kasi may kumuha sa akin, Sir Boyet, if you're watching. In-invite niya ako para mag-perform sa Seoul, sa South Korea. Pumunta kami sa Gangnam, tapos nag-promote kami ng Philippine tourism. So, yun. Super saya nun. We are down to our last two questions. First person you collaborated with. Siyempre, yung sister ko, si Ate Jam Labitigan. Check na din yung stuff niya. Kasi siya, singer-songwriter din siya. So, siya yung
yung mga early performing days ko, siya lagi kasama ko. Last question. We'll talk about your first single to be released this February. Oh. So this February, I'm gonna be releasing my first ever single, and it's called Gala Night. Marami kasing meaning behind the title Gala Night. First, it's more of like a metaphor. Na, kasi diba, kapag Gala Night of a theater show, yun yung set na pinapanood ng VIPs. So kailangan na lahat ng bagay best. It's more of like expressing your best self in front of anyone. And your best self is just being you. Another meaning of title Gala Night, that's my first single. I wanted to be grand. Tapos, I also want to, you know, show my versatility as a musician. Kasi yung song na yun, may ano siya, there's a bit of house music, retro, may pagka-retro yung feels niya. Ewan ko, ako ganun. So, I wanna show the different things that I can do. So, ayun. This coming February 21st, I'm gonna be releasing my first ever single, Gala Night, on Spotify and other music streaming platforms at exactly 12 midnight. I'm also inviting you guys sa ating single launch on February 20 sa Concepto Poblacion at 8 p.m. Yeah, thank you so much guys for watching. See you on February 20.